Morning, medyo late na pala. 10:56. Magra-ride kami ngayon ni OBR papunta ng Malico. Matagal na namin gusto rin puntahan yun kasi maraming bankingan tapos malamig yung klima dun, sobrang lamig. Mag-overnight kami dun ngayon. Naisip ko habang mabiyahe tayo papunta dun sa destination namin, siguro bibigyan ko kayo ng mga tips sa mga diskarte ko sa kalsada for safe riding, para at least maging educational pa rin yung vlog natin today. Yan, merong ambulance. Pagka ganyan, tatabi tayo, paunayan natin kasi may emergency. Give way to ambulance or pati yung mga ano, fire trucks, mga ganun. Ang dadaan na pala namin sa may bandang palapas, mas maganda daw yung daan dun sabi ni OBR. Kumbaga, less yung traffic kaysa mag city kami dumaan. Ngayon, nandito tayo sa Clark. Ang speed limit dito ay 60 kph. Yan, makikita nyo naman sa mga road signages. Observe natin lagi yung speed limit kung nasaan man tayong lugar. Dito din pala sa Clark, sa mga intersections, kung halimbawa walang stoplight o halimbawa hindi gumagana yung stoplight, first to stop, first to go. So meaning, kung sino yung unang huminto, siya yung mauna. Pero kung halimbawa sabay kayong huminto ng sasakyan, ang mauna is yung nasa kanan. Double solid yellow lines, bawal ka mag-overtake dito. Yung broken lines na yan, pwede kang mag-cross. Syempre, papasok ng mga establishments, mga kanto. Dito ka kanan tayo, sundan natin yung mga araw. Ito, pakaliwa, tsaka pa diretso. Ito, pakanan. Tapos dito, wala namang nakalagay na no right turn on right. Pero mag-give way pa rin tayo, syempre. Mamaya, may mga paliko. Yan, pag wala namang clear, kanan tayo, kahit naka-red. Sa check nyo lang lagi kung may nakalagay na no right turn on right. Kapag ano, nihinto ka, hintay mo mag-green. Tapos dito pala sa Clark, motorcycle lane is sa kanan lagi. Pero kung overtake kayo, pwede mo kayong lumipat ng lane. Bawal din dito mag-lane filtering. Halimbawa, sisingit ka sa mga kotse. Kaya as much possible, pumila ka na lang din. Ayan o, motorcycle lane may nakalagay. Maintain lang tayo ng 60 kph. Ito pala yung bago ngayon na daanan papunta ng airport. Airport yan, papunta dun. Tapos pag kumaliwa ka dito, dyan yung papuntang New Sacobia Bridge na madalas namin pinupuntahan ni OBR pag napunta kami ng San Jose. Or minsan kung gusto namin na swabe yung biyahe papunta ng Camiling, sa Camiling kami lumalabas, hindi ka nadadaan ng city pagka ganun. Pag ganito namang rotonda, syempre magi-giveaway ka dun sa mga naunang pumasok sa rotonda. Yan, kagaya nyan, pinauna niya tayo pero siya yung nauna, so siya dapat yung may right of way. Tapos pag mag-entry or exit kayo ng Clark Gate, kanan lagi yan, motorcycle lane. Although hindi ko lang kung exempted ang mga big bikes kasi malaki eh, maliit lang kasi yung space na nilalagay nila. Dito yata yung gagawing istasyon ng tren. Ito no, ito din pala yung bagong parang bypass dito pag dumiretso ka dun, so hindi ka na magdadaan dito sa mga traffic dito. Pagka gano'n na may nagka-counterflow, tapos maluwag naman, pagbigyan nyo na lang. Chill-chill lang tayo pagka nagmamaneho. Line of sight naman, ito, kagaya nito. Alam ba, sobrang laki ng truck. Siyempre, didistansya ka ng konti para at least kita mo yung harap. Tapos kung may chance, pwede ka maka-overtake. Pwede mo rin i-tilt yung ulo mo para kita mo. Di pa rin tayo maka-overtake, medyo marami pa rin talaga ang sasakyan. Nakasalubong. Gaganyan, pwede ka nang umabertake sa kanan kung maluwag. Siyempre, silipin mo rin muna kung walang obstruction. Signal tayo, tapos busina tayo. Para at least aware yung truck na ba-overtake tayo. O kung ano naman sasakyan yan. Balik tayo sa lane. Signal. Tapos shoulder check bago lumipat. Kumbaga silipin mo yung blind spot. Going with the flow of traffic. Pag ganyan na medyo mabilis yung pacing ng mga kasabayan mo. Siyempre, sabayan mo as much possible kung hanggang saan yung komportable ka na speed. Pero halimbawa, masyado talaga silang mabilis, hindi mo kayang sabayan, pwede ka namang gumilid na lang muna para at least kung mayroong mabilis na sasakyan sa likod mo, mauna sila. Pero kung kaya mong sabayan yung pacing nila, sabayan mo lang sila para din hindi maiipit yung mga nasa likod mo. Lalo kung masikip yung mga kalsada na dinadaanan. Safe braking distance. Yung alam mo na pagpepreno ka is makakahinto ka pag biglang nag-sudden stop ito. Kung halimbawa may emergency or biglang may obstruction na malaki sa harap niya. Keep distance. Ika nga ng mga nakalagay sa mga truck. Ito kakaliwa. Pwede mo namang intayin na dumiretso or pwede kang mag-swerve ng konti. Pero syempre, pag mag-swerve kang ganun, signal ka pa rin at least. Para aware yung nasa likod mo. Kung anong gagawin mo. Pinaka-importante rin kasi yung signal light. Kumbaga yan yung pinaka-form of communication mo sa mga kasabayan mo na motorista. Kaya importante na ginagamit natin ang mga signal lights natin. Ligo na kami dito ni OBR pa. Kaliwa. Actually, dapat doon kami iligo kaso napasobra ako, nakalimutan ko. So, kaliwa tayo dito. Syempre, silip tayo. Wala. Clear. Clear din sa kabila.
kapag magpapasok kayo ng highway or any intersection, una yung titingnan lagi is kaliwang side. Kasi kaliwa yung pinakamalapit na pwedeng may parating na sasakyan. Tapos syempre, kanan, ang kabila. Kaliwa, kanan. Parang kapag tatawid ka lang din. Tingin sa kaliwa, tapos tingin sa kanan. Ang bait ng tricycle, automobile siya. Kaganyan, mag-thank you tayo. May mga ganun na mga motorista, pag alam nila na may mabilis sa likod, nagigiveaway sila, gumigilid sila o paladaanin kanila. Actually ako ganun din ako, halimbawa hindi naman ako mamadali, yung pacing namin ni OBR, sakto lang yung speed. Pag may nakita ako sa side mirror na may mabilis sa sakyan, tumatabi ako or pinapauna ko na sila. Ito na, yung arko ng Pampanga, yan, Pampanga at Tarlac, boundary ng Pampanga at Tarlac. Inopen na ngayon to, sobrang tagal na nitong sarado, dun lang lagi sa kabila. Noon, nung ilang beses na kaming nakadaan. Ngayon lang ito nag-open, itong tulay na ito. Kapag may truck, busi na tayo. Ayaw magbigay. Kapag ganoon, binusin naman ako para magbigay. Siyempre, nakalalay ka na sa preno. Kaya importante na naka-ready lagi yung daliri mo sa preno. Kung napapansin nyo, nakaganyan ako lagi. Nakapatong. Para pag may mga emergency situations na ganun. Last clear chance doctrine ang tawag nila doon. San Francisco. Dire-diretso na to. Papunta ng Concepcion, yung sa may palengke. Dito, medyo masigip yung kalsada. Yan, parang sa mga baryo. Pagkaganyan, mabagal lang ang takbo ko. 40, 30, ganun. Hindi ka kasi pwedeng mag-rat-rat pagkaganyan kasi may mga tumatawid na aso, na mga bata, ganyan. Siyempre, depende sa kalsada pa rin. Yung speed mo. Iaakma mo sa laki ng kalsada o sa situation. Ito na yung palengke ng Concepcion. Medyo ma-traffic dito pagka, lalo pag rush hour. Pagka ganito, 1 foot down, discarte ko. Lean ka lagi sa kaliwa para yung weight ng motor ay pumunta sa kaliwa. Pedestrian, slow down, wala naman tatawid. Tapos give way ka lang lagi sa mga tao na naglalakad, lalo pag ganito na masisikip. At dito marami nalilito sa solid white line na dividing line kung pwede bang mag-overtake dyan. According sa national law, pwede ka mag-overtake as long as absolutely clear yung harapan. Pero discouraged siya. Usually kasi pag mga broken, di ba yan yung pwede ka mag-overtake. Pagka yan, highly discouraged pero pwede. Sa safe way of overtaking naman, syempre, dapat clear yung harap. Tapos si-signal ka, signal tayo ng kaliwa. Teka sa tumabi. Ito, overtake tayo. Signal, tingin side mirror, shoulder check, busina, tapos balik pagka malayo-layo na. Nihila, sabi na eh. Tinataw, naka-hazard. Kaya yung mga naka-hazard lights, maging cautious din kayo kung ano bang meron. Minsan may mga iba na hindi alam kung ano talagang gamit ng hazard lights. Hazard lights is for emergency use only. Tapos kapag titigil ka lang, para alam nila na road hazard ka, kumbaga. Iwasan nila, magiging cautious sila. Ito na yung T-section dito. Kaliwa dapat kami, pero dahil gutom na kami at alas 12 na, kakain na muna kami dito kila Tita Eva. Amelia's Grill and Restaurant. Ito na yung restaurant nila, Tita Eva. Meron kaming free soup. Sarap. Ito na yung food namin ni OBR. Ang in-order ko ay sisig kay OBR ay fish fillet. Sarap talaga ng food kila Tita Eva. Sulit yung bayad na 340 pesos yata yung bill namin. Mura lang dyan yung food. Try nyo dyan kumain. Pag pa dito ang biyahe nyo, yan o. Concepcion, Tarlac City, Esitex. Kumana na pala kami dito, hindi ko napakita sa vlog. Yung padiretso doon, papuntang Tarlac City. Pagkakanang ka dito, itong way na to, is papunta ng Rosales. Ito pala yung isang entrance ng Silex. Yan. Pwede dyan ang mga motor. Dyan ako nagtatop speed noon nung itotono pa ako ng gearing ni ADB. Pero ngayon nakastock gear na ulit ako. Napacing na tayo, maluglog na yung kalsada dito. Para mabilis-bilis kami makarating doon at naghahabol na kami ng oras. Medyo late na kami. Pagka yung sobrang loob talaga ng kalsada. Tapos syempre, huwag din kayo magmamabilis na diyan dun sa komportable kayo na speed.
maligo na raw kami sa kanan. Yan, sakto lobat na rin tong camera ko, palit akong battery. Stopover muna kami, 1 hour na lang ang biyahe. Start. Pinad stop ko yung red marker kasi yun yung paanan ng bundok. So magpapahinga tayo doon. Cool down natin para pagkakit natin, safe yung bell natin. Hindi mag-overheat. Papahinga dapat bago umakit ng bundok. 33 kilometers bago tayo makarating ng paanan ng bundok. Bago tayo umakyat doon sa maliko, maraming liko na daan. Balik tayo sa road strategies natin. Yung lane positioning naman, napapansin nyo, usually dito ako nakapwesto, bandang dito, or paminsan dito sa kabila, ayan dito. Pagka maraming kasalubong dito, dito ako napwesto usually. Tapos pag may nangaharang naman sa peripheral vision, ba may malaking truck, dito ako napwesto kasi nagpe-prepare ako para mag-overtake. Birang-bira ang pumapwesto sa gitna kasi medyo delikado yon bukod sa hindi nadadaanan ng sakyan. Minsan maraming gabok tapos yung mga tulo-tulo ng mga oil. Tapos halimbawa biglang may nag-emergency brake sa harap mo na sinusundan mo. Hindi ka makaka-swerve kasi nasa gitna ka eh. Halimbawa nandito ka, ayan sa pwesto na yan. Makaka-swerve ka either dito or dito, pwede kang mag-swerve sa kabila. Pinaka-importante doon yung meron kang escape route tapos kitang-kita mo yung harapan. Kumbaga, ma-maximize mo yung line of sight mo. Kasi pag dito pumayos sa gilid, minsan may mga kanto, bigla may lalabas, hindi ko kita. Tapos yung sa kabilang side naman, minsan pag may babagal tapos nasa likod sila, so may silip-silip silang ganun. So hindi ka makikita kung nandito ka. Kumbaga parang mas ipipresent mo yung sarili mo para mas makita ka nila. Yung konting silip pa lang nila, kita ka na agad kasi andito yung pwesto mo. Basta ang isipin nyo lang lagi na logic is kailangan mong ipakita yung sarili mo sa mga motorista. Kita niya yung kotse na yon. Para kita niya agad ako. Kasi kung nandito ako sa gilid, hindi niya ako makikita ka agad. Pwede siyang ma-overtake kasi hindi niya ako makita. Baka akala niya wala tayo doon. Kasi liit lang natin eh, motor lang tayo. Hindi man tayo four wheels na, sakop yung buong lane. Last natin is situational awareness. Dapat aware kayo sa paligid nyo. May mga road hazards or may mga kung ano. Yan, mayroong nagbabike sa gilid, posibleng pumasok. Basta i-assess nyo lang lagi yung situation kung ano mang meron. Tapos syempre tingin din lagi side mirror. Sama rin yun sa situational awareness. Dapat lagi mong alam kung merong sumusunod sa'yo. Wala, may mabilis ba sasakyan, ganyan. Tricycle, naka-signal na pakaliwa pero kumanan siya. Yan, may signal yung tricycle pakaliwa, kakaliwa to. So dito tayo papuesto kasi kakaliwa siya doon sa kanto para pag liko niya, diretso na tayo. Ayan, kapag ka biglang umiilaw yung brake light, syempre, na-memory na yan. Prepare ka na biglang hihinto, ganun, para magbagal kapag ka nag-full stop siya. Yung mga ganito, usually yan, mga truck na sira na yung mga tail light nila. Yan talaga dapat papakiramdaman mo kung tumitigil ba sila. Kasi wala nang, di ba, di ilaw yan, sira eh. At matalas kang makaramdam, yan, biglang mabagal. So, naka-prepare dapat lagi yung daliri mo sa preno. Tapos yung pwesto niya naman pagka dito kayo, yan, para makita kayo sa side mirror. Try pumuesto. Ayan, dito. Oh, kasi yung mga tricycle. Tapos kapag halimbawa man, medyo mabilis yung takbo mo. Tapos may road hazard, gusto mong mag-minor. Dapat pipitik-pitikin mo yung preno mo. Kung halimbawa mayroong sakyan sa likod mo, naka-pacing mo. Para at least alam niya na bumabagal ka or medyo nagbabawas ka ng speed. Kasi minsan, may minor lang tayo na ganun, di tayo na may preno eh. Pitik-pitikin mo lang na ganun. Ayan, ganun-ganun lang. Para lang umilaw-ilaw yung brake light mo sa likod. San Nicolas, Pangasinan na kami. Sa 7.3 kilometers na lang, doon tayo sa paanan ng bundok. Nagpagas na kami ng 100 pesos. Nadagdagan siya ng 2 bar. Para lang pasigurado lang, kasi baka kami wala namang gas station pala doon. Para sigurado hindi tayo maubusan ng gas. Papunta doon, tsaka pabalik. Kasi bundok na yun eh. Ito na kami sa red marker. No helmet, no entry. Ito na yung bundok, pa-cool down muna tayo dito para din maka-adjust yung ECU natin sa hangin dito. Kasi alam nyo naman, pagka pabundok, mas manipis yung hangin. Dito rin kami hinto, sabi ni Javier. Cool down muna sa ADB. Yung dala ko is yung Immortal na center bag. Dito lang, chinelas, tsaka kapote. Tapos yung phone holder. Yung gano'n lang, yung push lock. Tig 300 yata to. Tibay. Velcro dito. Hello, picture naman sa ADB. Medyo mainit pa dito pero pahinga na lang din muna kami para mag-cool down si ADV. Lapit na may mga ano na lang, 22 kilometers pero puro banking ang yung dadaanan namin. Ang game, biyahin na ulit kami ni OBR tapos mag-basic cornering tayo dito. 22 kilometers na bankingan. So pagdating sa cornering, syempre, outside inside kumbaga. Yan, outside, preno, comfortable speed, counter steer, tingin doon sa corner. Yung ano ko, direction ang tingin ko. Tinitingnan ko yung corner. Ito ulit yan. Titingin ako sa kaliwa. Yan. Habang nagka-counter steer. Kasi kung saan ka nakatingin, doon ka dadali ng motor.
So importante is lagi ka na sa outside para mas kita mo yung corner. Yan, dito, nasa outside tayo. Nakitang-kita ko. Kumbaga parang pa-straighten mo yung dinadaanan mo. Parang pinapa-straight mo yung corner. Yung way ng approach mo sa kanya. Tapos pag nagka-cornering kayo, yung comfortable speed lang, huwag nyo ipupush yung sarili nyo kasi. Doon usually nag-overshoot eh. Bawa, last may mga kasabay, bawa, group ride, ganyan. Pipilitan kang sumabay sa mga kasama mo. Dapat, yung sarili mong pacing ang masusunod kung kahit may kasabay ka man. Para hindi ka ma-aksidente syempre. Mabibuild mo naman yung skills mo in time kapag lagi kang nagko-cornering. Nakatulong din syempre yung maps. Pero ako ngayon, hindi na ako masyadong de-rely sa maps eh pag nagko-cornering. Kumbaga parang nasanay na ako. Parang mas gusto ko na naka-focus ako sa mga corners kasi titingin ako na titingin sa maps. Although yung mga sobrang tight na curves, maganda rin na nakikita mo siya sa maps. Para kumbaga mas aware ka. Overtaking naman, ayan, pagka-clear. Tiyempo ka lang ng clear yung harap. Huwag na huwag kang overtake sa mga blind curves. Yan, tingin sa corner. Para doon ka dali ng motor, tapos sabay mo ng counter steer. Minor, brakes. Tingin sa corner. Yan, tapos counter steer. Ang kaya niya yan pag nag-cornering kayo. Minsan actually may mga nakikita ko na sila sanay sa cornering. Lalo yung mga ganito, yan, mga medyo tight curves. Kaya kailangan talaga pag-aaralan mo. Or kumbaga alam mo yung basic principle ng cornering talaga. Basta tuwing papasok kayo ng corner, yung comfortable speed lang. Dapat naka-prepare na kayo. Kumbaga naka-preno na kayo, nabawasan nyo na yung speed nyo. So comfortable kayo. Para pag lean nyo, hindi na kayo mag-overshoot. Gaya nito. Yan, bawas tayong speed. Tapos lean. Tingin sa corner. Counter steer, tapos throttle. Tapos ingat din guys sa mga edges. Oh. Ito yung daming buhangin. Pwede kang dumulas dyan. Eh. Pag medyo mabilis yung pasok mo, tapos napapunta ka dun sa gilid. Mag-slide ka dyan. Tapos kung familiar pala kayo dun sa term na slow look, press roll. Yun yun, yung basic cornering. So slow, minor, look sa corner, press, counter steer, roll is roll ng throttle. Slow, look, press, roll. Ah, ganun. Pero dapat seamless yung ano. Or dapat smooth. Hindi mo bibiglayin yung counter steer. Kumbaga, iyaan mo lang na mag-flow yung katawan mo. Para mas smooth yung cornering mo. Huwag mong isipin masyado. Kumbaga. So, yun lang. Bawasan mo yung speed mo. Comfortable ka. Tapos tingin sa corner, counter steer, tapos throttle para makalabas ka ng corner. Para nga pag itatayo mo na yung motor. Seamless na lang yan kapag na lagi yung ginagawa. Parang automatic na ginagawa ng kumbaga parang muscle memory na sa inyo pag lagi nyo nang na-apply. Nagbabawal na technique sa cornering yan. Kaka-counter flow ka. Ayan. Dapat lang gawin mo yan pag walang kasalubong tapos kitang-kita mo yung harapan. Nagbawa ito, ayan. Pasok ka ng ganyan para mas straight. Yung corner. Hindi ka na mahirapang mag-banking. Yan, nagbabawal na technique. Dire-diretso lang tayo. Oo, ito, hindi ka pwede rito. Hindi mo kita eh, blind curve yan. Lamig na, parang ng Baguio, no? Ulit na ako ng memory card kaso yung battery ko malulobat na. Balikan ko kayo pag nandun kami. Banking na lang naman ito na dire-diretso. Pero ang ganda rito. Ang lamig. Solid dito pala sa Maliko. Ito na. Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Hindi kami mag-stay sa mga cabin sa baba. Tapos yan yung view. Ang ganda na. Ayan po. Meron dun. Order muna kami ng food ni OBR. Ito. Kain muna kami. Buffalo wings. Ayan po. Pansit. AM. Punta naman yung Sea of Clouds. Tapos mag-coffee din kami doon. Pupuntahan namin ay Cup of Stories. Ang dami dito ng ano, mga view deck. Ano dito.
San Nicolas. Wow, ito pala yung Sea of Clouds. So, Maliko Viewpoint Eatery. Engine brake. Pero hindi kaya kasi sobrang tarik. Malalay pa rin ang preno. Diner's Deck. Ito yung pagkakapihan namin. Ito namin sa Cup of Stories. Ang ganda ng view dito. So pwedeng doon, pwede rin dito sa kabila. Parang dalawa yung spot nila. Punta natin si OBR doon. Ito na yung coffee namin. Hello. Dumating na yung order kong breakfast. Andito na ulit kami sa pinagstayan namin sa Maliko Pinewood. Kanina pala galing kami ni OBR doon sa mga galaan doon para mga park. Nag-shoot siya doon, pinakita niya yung lugar. Nag-drone shot din kami doon sa isang galaan doon o isang park doon. Doon parang meron siyang mga camping site. Tapos meron din mga cabin. Pero feeling ko mas maganda na mag-cabin kayo kasi kaya kagabi sobrang lakas ng ulan. Itong pinagstayan namin dito, maganda yung bubong ng cabin, walang ampes sa loob. Ito pala yung parking nila. Ayun si ADV. Malawak yung parking. Kahit na ulanan siya kagabi, okay naman siya. Nag-start naman na maayos. So ito yung parang cafe nila. Ayan. Tapos meron din yan sa baba. Ito yung entrance. Tapos 2K yung cabin na pinag-stayan namin. Ito yung mga cabins. Tapos meron pa dun sa baba. May cabin din nun. Shared bathroom. Tapos ito yung resto nila, yung cafe. Pwede kayo order ng food. Ito yung cabin namin. Kapon, nung kumain kami dito. Pakita ko sa inyo yung room. Si OBR, inayos na niya yung mga gamit. Good for 5. So, dalawa dito. Tapos, meron sa gilid. Yan. Tatlo. Although medyo masikip, pero kasya naman kung tutulog ka lang. Yung mga kumot, tsaka unan. May fan. Basurahan. May toiletries din. Ano na ni OBR? Pang remembrance. Tapos malamig dito, sobrang lamig. Kaya ang ganda ng ambience. Sarap ng tulog namin, parang 9 hours yata kami nakatulog kagabi. Yan pala, pag dinaretso nyo, papunta ng Nueva Vizcaya na. Ang labas nyo. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Almost 10 a.m. na rin, kaya pack up na kami ni OBR. Tapos diretso na kami ng Pampanga. Bye-bye!